Ating babasahin po from verse number 1 to number 10. In 1 Corinthians chapter 10, verse 1, number 1 to number 10. In 1 Corinthians 10, verse number 1 to number 10. At magkaroon tayo po ng balik ng pagbasa. Nakatala po ninyo? Alright, nandito po yung history po ng bansang Israel. Labas ng Israel, na sila po ay ilabas ng Panginoon Diyos sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng pagkaalipin, ha? At talagang sila po ay kinabayan, iningatan, pinakain, inalagaan ng Panginoon. But, makikita niyo po yung malungkot na pangyari din sa buhay po ng bansang ito sa kanilang huli. Alright, verse number 1, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. And did all eat the same spiritual meat. Then God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the same the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Nakalim Diyos, aming Ama, salamat po sa kandito, salamat po sa mga magagawa mo, salamat po sa mga panahon niya ng gabi, at salamat po sa pagdadala niya, salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong ginagawa sa aming buhay, sa iyong pag-iingat, sa pagkibigay mo sa aming po mga Panginoon, bigyan mo sa aming kalusugan, kalitaga buhay pa, lakas pa, upang maintindihan namin ang buhay nito, maintindihan namin ang aming mga pamilya, amin din namin ang pagkilingkod sa iyo at ang pagsamba. Lord, I pray tonight na ang iyong malingkod ay gamitin Panginoon, bigyan ng lakas at kapangyarihan, may hatid ang iyong mga mensahe sa gitna ng iyong mga tao, mga tinupis. Kaya ang dalangin sa mga tinupis ng mga kapasalamat sa akin ang pangalan po, ang aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Now, notice sa verse number 10, nakikita niyo sa mga under the cloud. Basta niyo yun? Whatever, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were what? Were what? Number one. Under what? Under what? Alright. Ano yung under the cloud? Di ba? Ginabayan sila. Palabas ng Egypt. Di ba? Nang umpang umaga ay haliging ulat. Sa gabi naman yung haliging ulat ay haliging apoy. Di ba? Okay, so hindi na pakita ng what? It speaks of what? Divine guidance and protection. Yung ulap ay nagpapahayag ng what? Divine guidance and protection. Nandiyan yung paggabay ng Diyos, nandiyan yung pag-iingat ng Diyos, pinatanggawan sila, pinainitan sila, parang hindi sila ginigilan. Yung divine guidance, parang doon. Okay? And then, at sila po'y itinamig ng Diyos doon sa Red Sea. And all passed through what? The Red Sea. Okay, yung cloud, speak of what? Of divine guidance and protection. Yung kanina pong pagkawin naman doon sa dagat is what? Ito yung pinakabayon ng divine deliverance. Divine deliverance. Di ba? Inabukan ng Diyos yung dagat na pula, parang makatawid lamang sila. Oh, at doon sila yung makatawid, para kung sila abutan ng mga sundalo ng paro, yung dagat na pula, isinala ng Panginoon. Para mabaupos yung mga humahapon sa kanan.
atin yung atin yung protection, atin yung guidance, atin yung deliverance na binigay ng Diyos sa mga tao ito. And then, according to verse number 4, bakit sila yung pinakain ng Diyos ng spiritual na pagkain? Kami ba? Bakit naman? And they all eat the same. Yung mana, di ba, pinakain sila ng Lord. Verse 5, pinainom sila ng Panginoon. Kasi andun yung pagkain sa kanila. And according to verse number 6, okay, these things were our example. Lahat ng ito ay ipinahintulot ng Diyos na masulat upang sabihin halimbawa sa atin, magsabihin encouragement sa atin, magsabihin aral sa atin kung paano ang Diyos ay talagang willing siya na mabigyan ng direksyon, ng proteksyon, at ng ating lahat ng pangilangan araw-araw. Ginawa ng Diyos sa mga taong ito. Alright? Pagkatuloy din ang Diyos sa atin, magpahanggal sa ngayon. But with many of them, God was not pleased. Tinanin ko mo, talagang lima, ha? But with many of them, God was not. Ano? Kasi, ang Diyos talagang nag-iingat, gumagabay, nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin. Pero ang Diyos natin, ay mamalulong din naman magalit. Parang magulang din. Parang magulang din, magalit din siya. Sapagat meron siyang gustong mangyari na maganda talaga para sa iyo. Meron siyang gustong mangyari talaga na para sa ikabubuti mo. Sumunod ka lang, matuto ka lang. Amen? Nung tumatawag ito, imagine sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, ay nag-ugali pa rin sila na hindi maganda. Akala nila pala tapusin ng Diyos sa kanilang mga kasalbayan. So, ayon sa karatang na antima, okay, but with many of them, God was not well pleased. Alright? But dahil dito is what? Okay, for they were overthrown in the wilderness. Okay? Ipinahintulot na Diyos na mabuhal sila doon sa wilderness. Mabuhal. Mamatay. Alright. Mapahama. Yan ang hintulot ng Diyos. Bakit ang siya? Hindi na siyahan sa ginagawa nila. In according to verse number 6, yung nangyari sa kanila, listen carefully, yung nangyari sa kanila, dapat maging aral sa atin pare-pareho. Ulit ito ha? Yung nangyari sa kanila, magsilbing aral sa iyo, sa ating lahat. Para wag mo silang tumularan. You follow me? Yung Diyos ng Bible ay hindi tulad ng Diyos mo noong unang panahon. Yung Diyos ng Bible ay Diyos na buhay at tunay, nakikipag-usap, sumasagot, nagre-response kapag tumatawag ka, tumingi ka. Yung Diyos ng Bible ay hindi konsentidor. Yung Diyos mo noong araw, estatwa, pwede kang maglaseng sa harap nun. Pwede kang mag-adik sa harap nun at walang mangyayari sa iyo. Why? Walang hininga. May mata pero hindi nakakakita. May inom pero hindi nakakaamoy. May tainga pero hindi nakakadinig. Yung gumagod yung gumawa sa kanila at yung sumasamba sa kanila, pareho din nila. Iba yung Diyos ng Bible. Yung Diyos na Bible ay Diyos na banal, tunay, nakikinig. Amen? At talagang nasisiyahan kapag ginagawa mo yung malugo, yung mabuti. Lahat ng gusto naman yung mabuti, mabuti para sa iyo eh. Ikaw ang nasa isip niya, hindi yung sarili ng ikaw. Okay? Yun ang gusto niyo mangyari sa mga tao nito. Pero hindi sila sumunod. At according to verse number 6 again, okay? Number 5. They were overthrown in the wilderness. Marami sa kanila ang namamatay, nangapahama. Ano tayo na ulit? Verse number 5? Alright, verse number 5? Okay? Because of what? God was not well pleased. Alright?
the number son, did there be idolaters as well? Some of them as okay, the people sat down, ate, and drink, and rose up to play. As verse number 8, I have read, neither let us commit fornication as some of them committed, and fell in 120,000. Right? Okay. Nakabuhal sila. Nangamati sila. Now, ating mag-usapan gabi. Okay. Why and how they fall? Alright. Okay. Bakit ipinahintulog ng Diyos na mangabuhal sila? Okay? Maraming namatay. No? Maraming nabuhal. At kayo mas talatang sa talatang siya. Ang iba sa kanila talagang ipinahintulog ng Diyos na na mag-agad ng mga ulupo na siya ikinamatay nila. At as number 9, neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed. Destroyed what? Serpent. Okay? Why? And how? Bakit sila nabuhay? Bakit sila ipinahintulog ng Diyos na mawasa? Mga matay? Anong dahilan? Why and how they fall? Alright? So, try. Lima po ito na ibig ko pong sulit po. There are five reasons na makikita niyo po dito po sa verse chapter 10. Ano? Okay. Why and how they fall? Number one. Notice verse number 11. Makikita niyo yun. By not hearing the word of God. By not hearing the word of God. Okay? Laging pinisaya ang Diyos sa kanila. Laging nangungusapan ang Diyos sa kanila. Pero panahon natin na bakit sa verse 11, hindi, marami sila, hindi nakinig. Okay? Hindi sila nakinig. Verse number 11, sabay-sabay. Now, all these things happen unto them for examples. Diba? And they are written. Ito mo, they are written for our admonition. Okay? Yes, sa marami sa mga tao, hindi na kinik. Alam niyo, marami din sa ating panahon ito ngayon na mga Kristiyano, pero hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. Ha? Kaya hindi ka kunti. Hindi ka kunti. Kristiyano talaga. Pero nabubuhal, nalalabla, nalalagas, nawawala sa gawa ng Diyos. Ito mo sa ko. Anong dahilan? Number one, makalagas? Nang yes, and then importante sa amin para talaga na tayo yung talaga nakikinig sa salita ng Diyos. Okay? Nang yes, and then for the Christian, okay? Ang Diyos, hindi siya nagtuloko. Hindi siya nagsasayang ng panahon. Tanyo ba yun? Bakit? Sa ito, bakit? 1,000 taon, pero ang Biblia, talagang ipinaabot niya sa atin. Anong dahilan? Hindi para paliwanagin natin. Hindi para ipagwalang halaga mo. Ito'y ibinigay talaga ng Diyos sa'yo para matuto ka. Yung mga naganap sa mga naunang na para magsiting aral sa'yo at sa aking maragalagin. Kaya niyo siya? Ano sa'yo? Paano tayo? Alright? Ngayon tayo yung ginagandang mo kayo. Sulat ito. Okay. The Bible will not given to us to confuse us. The Bible will not given to us to confuse us. Ito, binigyan ng hindi para malito ka. Hindi para guluhin ang isip mo. Nakatipahan? Sabi ko, the Bible will not given to us to confuse us. But rather, to instruct us. Not to confuse us, but rather to what? Instruct us. Turuan ka. Aralan ka. Amen? Amen? Now, hindi mo sisiting alo sa iyo yung naganap sa kanila o hindi mo mapakinggan yung word ka. Hindi mo naman ito mapapakinggan sa TV, kahit sa Facebook, kaya mapapakinggan ito by reading the word of God. You follow me? Amen? Amen? And attending Bible preaching sa Calvary. Alright? Kaya
education, talagang katotohanan talaga. Katotohanan ito, okay? Okay. Kapag hindi mo babasahin ang Bible mo, hindi mo ito pag-aaralan, okay, hindi ito mabuti para sa iyo. Alright? Lahat tayo pala-palaho dito. Kailangan mo natin basahin, pakinggan, pag-aaralan ang salita ng Diyos. And what sa atin, sa Calvary, talagang tayo oriented, hindi mo ba? Na anumang programa meron ng Calvary, ang Bible preaching ang pinaka-importante sandali sa Redeemer's Church. Amen? This is the most important part ng panambahan, Bible preaching. Amen? Amen? Yung isang pastor, sabi, sinabihan mo talaga. Tsaka yung asawa. Ano, brother? Tsaka sister. Sa amin sa Calvary, ang lahat ng member namin, sabi sila, at Bible preaching, lahat uupo, lahat magkikinig. Pinagin ko talaga, totoo naman din sa atin. Kahit anniversary namin, kahit anniversary namin, kung sakali mo may lulutuin, o kaya nalagay ng pagkain doon sa style mo, pinuntok talaga. Hindi talagang oriented. Titigil mo na yan, uupo sila makinis para preaching at tatapos yung preaching. Hindi kinukalabas ko nila yun. Sabi ko, yung mga taong yun naman na dumalo sa anniversary, hindi naman importante yung pagkain dyan eh. Ang importante is what? Bible preaching. Kasi kahit saan, makakakain ka eh. Amen? Ano ba naman yung minuto, mitsyado? Di ba? Iniwan ng buhaya. Ano ba naman yan? Ay, tsaka galing mo kaya eh. Galing Bible preaching, importante yun eh. Ano sa kanya? Yung mga miyembro mo na hindi dumadala ng Bible preaching, nagiging problema mo yan. At yun ang loob talaga. Walang member ng church na excuse nila na hindi nila kailangan ng Bible preaching. Wala. Right? Hindi. Ganun na nangyari. Kung hindi nakikinig, pagka nag-preaching hindi wala, hindi wala nila sa kanya. Hindi tama ako. Amen? Amen? So, totoo yun. Nabayaan mo na kapag kami ipukwasyon ka, nasa labas, susunod siya na. Pag hinihingi sa mga araw, kaya ko na mga pagkain dyan. So, kaya unang kadahilanan ng pagbaksa ng Christianity pa. Nag-hearing what? Nag-hearing the Lord. Nag-hearing the Lord. Okay? Hearing the word of God, tapos yung tarta, yung ginamit sa first letter sa ating, yung example. Ito yan? 11, ha? Okay, now all these things happen at the for what? Ensample. Ito yan? Ensample speaks of what? Personal application. Ano yung examples? Meaning, personal? Personal application. Okay? Kaya na, hindi mo na nang mapakinggan ang Bible, i-apply mo ito sa iyong buhay. I-apply mo. Titignan mo paano ko ito i-apply. Di ba sa Bible, devotion, di ba ganun din tayo, di ba? Di ba may dalawang tayong hinahanap pagka nabasa tayo ng Bible? Ano yung number one, command, tsaka promise? Ano yung pangatlo? Paano ko i-apply ito today? Hindi bukas, di ba? Today, every time. Sa tuwing na magbabasa ka ng Bible, hahanapin mo yung command, God's command, and God's promises. Aling pangatong pinag-importante? Paano ko ito i-apply today? Amen? Amen? Kanya ba din? Okay. Sa verse number 8, di ba? Sa loob lamang ng isang araw, ha? Sa loob lamang ng isang araw, ilan ang namatay sa kanila? Pakita ka, ilan ang namatay? Okay, 3,
120,000. Bakit? Sapagat hindi, sapagat nag-galit ka ninyo sa kanila. Alright? Nakantayo na hindi ninyo kayo. Is what? Nag-healing? Nag-healing God's word. Okay? Oh, kasi kaya nga mahal na pag-alaga ang isip niya siya. Ito yung natural karamihan halimbawa sa atin. Amen? 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 Amen. Magiging halimbawa sa atin ito. Okay? Read your Bible. Amen? Pagkabag ng Bible preaching, okay, makinig ka sa Bible preaching at hindi sana yung napakunin mo, i-apply mo. Gawin mo. Amen? Hindi mangungusap ang Diyos sa'yo na walang kadahilanan. Lagi may dahilan. Ang napakunin mo is what? Matuto ka at gawin mo, napakunin mo. Okay? Secondly, that is number 12. Bakit yung unang-unang dahilan ng kanilang pagbaksa, nag-hearing the word of God, and number 2, verse number 12, sabay-sabay. Wherefore, let him that thinketh he standeth. See the word? Take heed, that's what? That's what? Baka bumaksa ka. Okay, pakilabas. Kaya, aming nag-aakalan sino ka tayo, maghingan na baka mabuhay. Alam siya eh, huwag mong sabihin na matatag ka. Huwag mong sabihin, kaya mong tumayo sa harap ng tukso. Bakit yung ibig sabihin? Huwag mong sabihin, hindi ka babaksa. Huwag mong sabihin, siya lang ang nabuhan, ako nakatayo. Huwag. Hindi, huwag kang matuwa kapag may nabubuhan ng Kristiyano. Baka ikaw din ay huwag? Oo, oh, baka mabuhan ka. Ito mga tatang, nakabuhan sila. Nakapahamak sila. Anong dahilan? Number 2. Because of what? By pride and self-confidence. Okay? Ito ang isang kinababasa ng maraming Kristiyano. Ano yung pangalawa, pangalawas? Pride and self-confidence. Ha? Huh? Alright. Now, thank you, Kristiyano. Lagi niyo ha. We are no better than anyone else. We are no better than anyone else. Okay? And can fall also. Kapag nakakita tayo ng mga napapahamak, napapagdaman tayo sa Lord, huwag tayo mag-isip. Of course, sabihin na Lord, salamat. Ako'y iniingatan mo. Pero huwag tayo mag-isip na mas magaling ka kaysa kanila. Alright? Yun, isa sa kinapahamak nila. Pride and self-confidence. Ha? Okay? Nag-aakala sila better than others. No, hindi gano'n. Pareho-pareho tayong nasa laman pa. Pareho-pareho tayong kumigukulman, pareho-pareho tayong gumagalo pa dito sa libutan na ito. Okay? Kaya nga sa bawat tagumpay, salamat sa Diyos. Sa bawat araw, salamat sa panibagong buhay. Sa bawat takas na salamat sa panibagong takas na pinibigo sa akin. Nagkakasakit tayo, gumagal na lang salamat sa kagalingan. Dinutukso mo ang buhay namin. Okay. Kasi nangyayin tayo sa maraming pera. Pero magpasalamat ka. Hindi ka man maraming pera, malakas ka at buhay ka. Amen? Kala ko agad yung sa ating kapatid na sa mula yung lugar. Marami siyang pera. Marami siyang pera. Pero kailangan niya ng prayer natin. At sabi ko, sir, sure that kailangan ko yan. Okay, sakit siya ngayon. Kakala mas dapat niya ng hospital. Meron siyang problema sa puso. Okay. Nasa mula yung lugar siya. Maraming lugar, magandang lugar, bayamang bansa. May bahay siya dito, may bahay siya doon sa malayo bansa. May kotse siya dito, may kotse dito. Kasi may sakit naman siya. Tawa niyo po ako? Kaya naman, pero kahit may higit sa mayroong pera. May higit, mas magpasalamat tayo, may Diyos tayo, may tapata sa atin. Amen? Hindi yung tinatapat yung pakukulang natin. Talagang magpagbiyan na ang ating mga natin. Ano kailangan lang? Matuto tayo sa nangyari sa mga tao ito. Amen? Makinig ka sa Word of God? You follow me? Huwag kang maging tamad ng mga sa Lord. Kahit hindi,
Ang encouragement ko natin sa mga young people, yes, we are taking this Bible tayo. Alright? Okay, pero ako, nag-i-lesson sa akin, okay, binabasa ko yung King James Bible, binabasa ko yung Tagalog na Bible. Pag nabasa ko sa King James, binabasa ko yung Tagalog, gusto ko masanin kong pareho yung dalawa. Alright? Yung naging blessing sa akin yun, nagkagalog ako, so hindi ko magkagalog ka rin. Amen? Huwag ka maging naman. Okay? Katabang mo yung pagkain, pero huwag mong katabangan ang pag-urasa ng Biblia. Amen? Kasabigan mo yung pakikinig dyan. Alright? Ay, pag may nangyayistory mo, kung hindi ka nakikinig ako. Amen? Kailangan ka naman. Okay? Pero huwag tayo maging, huwag tayo magpukal ng prideful. At huwag tayo magkaroon naman siyang tiwala sa ating sarili. Alright? Nandito mga tanda ay nagkaroon ng pride and self-confidence. Kaya sabi ko sa iyo kanina, mga, okay, walang isa lang sa atin na magsasabi, kaya kong tayuan ng temptation. One. One. Alright? Okay. Isa sa nagiging dahilan ko ng pagkabuhal ng maraming Christian Swan. Basically, pending to remove. Alright? Mayroon siya ito. Mangyayari ito sa iyo. Okay, well, if you pay to remove yourself from the presence of sin. Alright, makibasa nga, failing to remove yourself from the presence of temptation to sin. Babaksa ka. Amen? Now, papapasin mo sa Bible, na no, sa lahat ng temptation, ang turo ng Lord that is what? Flee. Come out. Pwede ba yan? Flee, come out. Lumabas ka, umalis ka. Ano yung pangalawa? Flee. Tumakbo ka, umakas ka. Nabanyan po? Nabanyan po yan? Are you listening? Kahit pastor, kahit pasto. Kahit pagaganda ng pasto. Yan din ang pare-pare ng aral sa kanila. Okay? Huh? Okay? Huwag mangyayari na ayan ang temptation, ayan ang sin, tatayo ka pa dyan. Umalis ka dyan. Are you listening? Ayan ang temptation. Okay? Hindi yung ayan ang tiyo ko pa. Diyan ka ba magkubusan ng Bible? Diyan ka ba magpupray? Amo. Walang malakas ba? Amen? Ni Timothy, ni Pablo, ni Timothy, flee also from youthfulness. Youthfulness means arrogance, ha? Huh? Youthfulness means what? Arrogance. Ibig sabihin, mas nakalig is what? Matigas ang ulo. Ayaw makinig sa pangalan. Tawin niyo po ako? Yung pula sa Tagalog, isa ay arrogance, di ba? Ayaw ba? If alam niyo, isa rin sa ang Tagalog din is what? Matigas ang ulo, ayaw makinig sa pangalan. Alright? Ang akalaan niya sa sarili, ang palagay niya sa kanyang sarili, alam na niya. So, alam mo na sabihin mo. Ano sa edisyon, palakas? Arrogance. Yun ay ikinababaksa ng maraming mga naman kayo. Especially yung mga kabataan mo. Okay? Eh, binigyan tayo ng mga magulang, binigyan tayo ng mga nakakatanda para mangaral sa atin. Magturo sa atin. Yung naging karanasan niya, naging kabiguan niya, naging pagbaksak niya, huwag na sanang maranasan mo. Kaya inaaral sa'yo. Amen? Pride and self confidence. Huh? Okay. Kaya we must realize the wickedness and weakness of the flesh. Okay? Pangalawa, the wickedness of our what? Unang flesh, pangalawa is what? Yung ating what? Puso. Okay? Hindi pwede yung sundin lagi ang tibukang puso. Hindi, makukamang ka. Tama ba? Tama ba? Okay, bakit ang pahama? Kung sabi ng Bible, Jeremiah 79, the heart is deceitful.
above all things and desperately wicked. Okay? Kaya ano ang ikinabaksak ng mga tao nito? Bakit nangabuhol sila? Ano na? Una, by na? By na? Hearing God's word. Pangalawa, by pride and self-confidence. Pangatlo, balikan niyo po, verse 13. Sino niyo po ba? Verse 13. Number 13, ready? There are no temptations. Tagalog. Hindi tumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Dapat tapat ang Diyos. Hindi niya ibig na itulong na kayong matukso ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakit din ng tukso ay gagawin. Gagawin naman ang paraan ng pag-inan upang kayo, upang ito inyong matiis. Kita mo? May paraan ng pag-inan. Amen? Walang tukso, walang pagsubok na darating sa iyo na magkakaroon ka ng na sabihin mo, wala na, okay na, okay na, ano daw, wala na akong tatagmuhan, wala na akong choice. Oh, laging meron pag-ilan. Diba namin? Pag nahulog ka, hindi Diyos ang naghulog sa iyo, ikaw sa sarili mo. Amen? Sabihin, bakit nabubuhay ang maraming Kristiyano? Lagay ka, pangatlo, by not taking God's way of escape. Okay, dahil laging may provision, may tukso, may pagso, pero laging may provision ng Diyos na way of what? Way of what? Way of escape. Tanako din eh. Hindi niya itudulog matukso ka o masubukan ng higit sa iyong makakaya. Laging may way of what? Laging may way of escape. Oh, okay. Now, yung temptation, hindi laging sexual, ha? Hindi laging, ano yun siya? Laging sexual or pera. Hindi laging gano'n, ha? Misa natutukso ka na matako, natutukso ka na ma-depress, natutukso ka na mabuot, natutukso ka na maging bitter. Ay, parang hindi siya? Akala mo lang yung temptation, hindi laging sexual, tsaka pera, di ba? Ngayon, sa tuwing ang darating yung mga bagay na yan, alright? Hindi ka dapat malalaglag. Di ba? Hindi dapat malalaglag. Dahil meron yung God's way of escape. Nalalaglag lang ang Kristiyano. Because of what? They are by not taking what? Oh, God's way of escape. Maring matukso ka na mag-isip ka ng masama. Di ba? Mag-isip ka na ikapapahamak mo. Ako ko niyo ba ako? Maring mag-isip ka ng mga bagay na ikasisira na niyong kaisipan. But lagi meron God's way of escape. Don't forget that. Okay? Now, so number 13, God is faithful. Pakinggan natin yun. God is what? Okay. Dapat siya. Okay. Lagi na yung God's way of escape. Ha? God is faithful. Ang di Joseph. Nakita mo si Joseph? Tinukso ng asawa ni Potiphar. Amen? Pero kita mo? Nakita mo ginawa niya? Ha? Okay. Okay. Ano yun? Okay. Sa kabilang temptation, ano ba yun? Escape. Tumapos siya. Tama? Naging tapat ang Diyos kay Joseph. Tapat din siya kay Samson. Pero bakit mapaksak si Samson at namatay? Tandaan lang, he ignore. Amen? He ignore God's way of what? Escape. Okay. So, sa marami sa atin yan, hindi sa ang problema, is what? Yun. Pagod yung bakit. Pero sa bagay na isa, ibig ko lagi na tayong binabagyo sa inyo. No? Kasi mo sa pagkain, yung temptation, lagi nag-uumpisa saan? Saan? Takas? Mind. Ano sabi ko madalas? Okay. The battle is all in your mind. The battle is all in your mind. So dahil dito, ano dapat? Dapat natin matuhan
to talk towards them, talking to yourself. Take it. Talking to yourself. Okay. Because the battle is all in your mind. Kailangan mo po ito, kaya ito sa likod ng Bible nyo. Alright? Ito yung lesson sa akin ito eh. Kaya gusto ko matulog eh. The battle is all in your mind. Now, 2 Corinthians 10, 5. Alright, basahin ko, 2 Corinthians 10, 5. We must talk.
talk to ourselves instead of ourselves talk to us. Naranasan mo minsan? Tama ba? Nakapag nag-iisa ka? Kung ano-ano naglalaro sa iyo? Isipan? Tama ba? At ang katwir mo, hindi mo kayang makontrol mo. Hindi mo makontrol kasi hindi mo natutuhang kausapin ang sarili mo. Bakos hinahayaan mo yung mic mo ang kumausap sa iyo. So we must talk, pagkakasal, we must talk to ourselves instead of ourselves, talk to us. Number two, the main trouble in this whole matter of spiritual depression is that we allow ourselves to talk to us instead of talking to ourselves. Hindi po kayo, tayo lang sabi sa mga. The main trouble in this whole matter of spiritual depression is that we allow ourselves to talk to us instead of talking to ourselves. Amen? Lalo na pag ikaw ay nag 65, 67, lagi mong naalala yung mga namayapa na, nalulungkot ka. Tama? So hinahayaan mo na yung isip mo, magdumag ka na lang. Pag bumalik sa mga nakaraan, yung mga nakaraan, pabuti pa nung bata, masaya. Kapag may problema ang nabuhay kay inahay, nalulungkot ka na, hindi ba? Nakikinig ka sa akin? Amen? Nalulungkot ka. Okay. Alright. Tapos malala mo, malapit ng Pasko, wala ka akong pera. Bakit? Hindi ka kaya magkakaroon? Nakikinig ka na sa akin? Nakikinig ka kayo? Ngayon, so bakit ka nag-iisip ng ganun? Parang nag-iaral ka na ang isip, kinakausap ka ng sarili mo? Nakikinig ka sa akin? Yun ang main trouble ng what? Spiritual depression. Okay? Okay? You allow yourself to talk to you instead of talking to yourself. Okay po? Nakuha niyo ba? Okay. That is number three. Don't forget that the battle is all in your mind. Maliwan niyo ba? Ano ang sabi ng previous command? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon may ng mind na nagtulad na kay Kristo. Alright? Okay. So number three. Yes. Kaya nga, most of our unhappiness in life is due to the fact. Okay, pakinggan mo ba? Most of our unhappiness in life is what? Due to the fact that you are listening to yourself instead of what? Totoo ba hindi? Yun ang totoo dyan. Okay? Oh, okay. Ano yung pagbinas ng Philippians chapter 1 and chapter 5? Ang pakito na. Guys, the Lord, maligaya tayo, nag-iigil tayo. Maraming po ang nag-iigil sa lang, rejoice, rejoice, the joy of the Lord, rejoice. Di ba? Okay. So, maliwala na, most of our unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself. Kapag papakinggan mo ang sarili mo, hindi ka talaga magiging maligaya. Kawa-awa. Totoo yun, kawa-awa ka, hindi ka magiging maligaya. Lagi mo nakikita yung mga bagay na ikalulungkot, hindi ka maligaya mo. You see? Minsan lamang tayo dumaan sa mundo ito, dapat na-enjoy mo na. Kasi hindi ka makakabalik dito eh. Tama ba? Tama ba yun? Minsan lang tayo dumaan sa mundo ito, hindi ka na muli pang makakabalik pag natapos ka. Iba na rin? Oh, sabihin mali ako. Oh, don't forget, 2 Peter chapter 3, ito ang mundo ito yung nakalaan supukin sa ako. You see? Pagbalik mo rin sa mundo ito, iba na yun. Amen? 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 Pagbalik mo nito, sabihin niyo, hindi mo naman
makete mga bubuko, di mga pistol, kaya di makete mga tricycle na yan, mga makete yan. Tama ba? Eh? That's skateboard na. Number four, the main art of the matter of spiritual living is to know how to handle yourself. Binigyan ko lang ng number para magaling natin mabasa. Pero isang article yan eh. Binigay ko lang para magkaintindihan tayo. Okay? Okay. Ano sabi ng number four? The main art of the matter of spiritual living is what? Is what? To know how to handle yourself. Okay? We must learn how to handle yung ating sarili. Amen? Take it, ha? Gawin niyo sabi ng yourself. Ano pinag-uhitan mo? Yourself. Don't forget that. Okay? Yung sarili mo lang ang talagang mahahandel mo, hindi ang sino man. Kahit ano mo pa yan, kahit kapat mo yan, ang tangi mo lang ang makukontrol ay ang sarili mo. Kapag hindi mo kaya i-handel ang sarili mo, kapag hindi mo kaya i-handel ang sarili mo, tanda mo yan, hindi mo mahahandel sino man tao. Sarili-sarili mo, mahahandel, hawak ka mahahandel ng iba. Nakasipa mo? It's a matter of attitude. Diba attitude is what? Attitude is what? You know, attitude is about emotional response sa mga nagaganap sa ating paligid. Diba namin? Most of the time, yung mga pangyayari ngayon, wala ka na magagawa. Diba namin? Hindi mo kayo mahandle. Ang tanging mo lang mahandle is what? Your attitude. Amen. Are you listening? Your attitude. Okay, yourself. Okay? We must know how to handle ourselves. Okay? Alright. So, you have to address yourself. You have to preach to yourself. Okay? You must say to yourself, why art thou cast down all my soul? Okay? You have to address yourself. Pakinggan. You have to address yourself. Okay, sarili ko. Sarili ko, makinig ka. Sarili ko, makinig ka. Okay, sarili ko, tuturuan kita. Okay, you have to address yourself. Ano sumunod? Batalas. Preach to yourself. Sumunod. Say to yourself what? Say, why art thou cast down on my soul? And why art thou disquieted within it? How thou in that? You see? Now, si David ang nagsasalita dyan. Liwan lang ba? Si David, sino ang kausap ni David? Pagkatapos, yung sarili niya. Kaya siya naging great man is what? Sapagat natutuhan niya pangaralan, kausapin, turuan ang kanyang sarili. Amen? Bagamat marami siya nagdaga ang hirap. Pero sa tabi, naging taong maligaya. Bakit? Natutuhan niya, handilan ang kanyang sarili. Okay? You have to, ano yan? Number one, you have to address yourself. Pangalawa? Preach to yourself. Pangalawa? Say to yourself what? Ayun. Amen? You must remind yourself of who God is, what God
what God has done and what God has promised to do. Okay? Lagi mong ipapaalala sa sarili mo, sino ba ang Diyos? Ano ba ang nagawa ng Diyos sa iyo? At ano ba ang mga pangako niya sa iyo? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Tignan mo yan. Okay? You see? And then, ibabalikan yan doon sa number one. Isa sa kinapahamak ng mga Israelites is what? Ah? By nag-hearing the word of God. Amen? Yung ating pinag-uusapan ngayon is what? Word of God unit. Okay? Okay. Alright. Huwag ka maging prideful. Ha? Huwag ka maging arrogante. Okay? Alright. And then, ano man ang magaganap, lagi na mayroong God's way of God. Lagi mayroong what? God's way of what? God's way of escape. Amen? Anong kailangan na? Talk to yourself. Because the battle is all in your mind. Okay? Now, and then, lastly, by not fleeing idolatry. By not fleeing idolatry. Okay? Ano sabi ng verse number 14? Flee idolatry. Okay, ano yung idolatry? Idolatry is what? Bakit ito? Ito, bakit kayo nga? Sino din yung point doon? Okay, bakit ito? An idol is anything you love more, feel more, sell more, value more than God. Huwag magkaroon sa buhay mo ng higit mong iibigin, higit mong pagbibingkuran, higit mong papahalagaan ng kaysa sa Diyos. Isa lamang ang dapat natin katakutan, ang Diyos lang. Paliwanag ba? Kapag meron ka bang ibang kinatakutan, yun ang magsisilbing Diyos sa mo. Ha? Okay? Alright, tayo pala dito ngayon. At tayo pala namin. Panginoon Diyos, tayo naman. I pray.